Tulad po ng sinabi natin kanina, no, binasa po natin na sa Book of Hebrew ay nangusap po ang Diyos sa mga propeta noong una doon sa Old Testament. But in the New Testament, nangusap po ang kanyang anak sa atin. At noong siya po ay nandito sa lupa, ay dito po sa chapter 23 ng Matthew, na kung saan dito po ay nakaharap po ng ating Panginoon ang mga eskriba, mga pariseo. At dito po sa chapter 23 ng Matthew ay mayroon po tayong matatagpuan, mababasa rito na "Woe unto you, scribes and Pharisees." Pitong pong woe ito sa dito pa lamang dito po sa chapter 23. Kung mababasa po natin, basahin po natin ang chapter 23 ng Matthew, ay mababasa po natin dito ng "Woe unto you, scribes, hypocrites." Yun po ang sinabi ng ating Panginoon. At dito po tayo ngayon sa verse 23 ng chapter 23 ng Matthew. Sabi po rito, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithes of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law." Ano po yung mas mabigat na hindi nila ginagawa sa law? Sabi po rito, "Justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone." So, dito po ay mas mabigat pala ito na kaysa pagsunod mo doon sa kautusan doon sa Old Testament. Na ang mas mabigat pa doon sa pagsunod sa law, which is the tenth, na sinasabi dito, ay yung mas mabigat pa yung justice and mercy and faith. Una-unahin po natin dito, tatlo po ang sinabi ng Panginoon na mas mabigat pa kaysa pagsunod sa kautusan. Yung pong salita po ng justice, marami po sa atin na bagamat tayo po ay Kristiyano, marami sa atin ang hindi nakakaalam o hindi nila ipinatutupad sa kanilang buhay ito pong sinasabi na justice. Wala silang apakialam kung minsan. Basta kung minsan, ang marami po kasi ang mga nakikita ko kung minsan, Kristiyano, kahit na Kristiyano, kahit isang leader, wala silang pakialam sa kanilang kapwa. Wala silang, hindi wala yung just sa kanila yung hustisya. Kung mayroong naaapi, imbis na siya ay nandoon sa kalagitnaan, he will be the mediator, sana siya ay magiging isang tagapagpayapa, ay ang nangyayari, yung wala pong justice ay hindi siya kumikilos, hindi niya binibigyan ng magandang payo sa magkabila, kundi kumakampi sa iba. So, hindi po parihas. So, ang isang parisiyo dito, sinasabi, ito ay tinutukoy niya ng ating Panginoon, itong mga parisiyo at skriba. Hindi ko po sinasabi ito na tayong mga Kristiyano. Kundi ito tinutukoy ng ating Panginoon itong mga eskriba at sa mga pariseo. Bakit itong mga pariseo kasi at mga eskriba, sila ang nagtuturo ng law, sila ang nagpapatupad ng kautusan. Subalit hindi naman sila gumagawa itong hustisya, yung justice na sinasabi. Wala silang ginagawa na tagapagpayapa o tagapagtanggol sa mga naaapi. Kumbaga sa ano, wala silang pakialam. Basta sinasabi lang nila yung law, okay na sa kanila. At ito po isa, sabi po rito, mercy. Wala silang habag, wala silang awa. Hindi sila, wala yung puso. Pag sinabi pong mercy, that means love.
Itong mga Pariseo, Escriba, ay they are only after teaching the law, but they do not do and implement an act of themselves what they are teaching. Kagaya dito po sa umpisa pa lamang ng chapter 23 ng verse 1 na sabi po ng ating Panginoon, sundin ninyo ang kanilang inutos pero huwag niyong tularan at huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga Escriba at Pariseo. So, sundin ninyo ang kanilang itinuturo, subalit huwag ninyong gawin at huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa. So, ito po ay sinabi po ng Panginoon dito po sa verse 1 pa lamang ng Matthew chapter 23. So, makita na po natin dito na yung woe na sinasabi po rito, the verse 23, it's a warning. Pag sinabi po ng Panginoon na woe, warning na yan. At dito po ay napakarami pong woe ng ating Panginoon sa mga scribes at mga Pariseo. Bakit po sa mga Escriba lang at sa Pariseo nag-woe ang ating Panginoon? Dito po na nagalit ang Panginoon kasi sila ang nagtagapagturo ng kautusan, sila naman ang hindi gumagawa sa kanilang mga itinuturo. So kaya nagalit ang Panginoon sa kanila na sabi po niya, hipokrito kayo. Woe to you, scribe and Pharisees, hypocrites, sabi po ng ating Panginoon sa mga Escriba. So matindi yung hipokrito, yung imbabaw na nagsasabi na sila ay gumagawa ng kanilang mga itinuturo, subalit sa kabila ng kanilang itinuturo ay hindi naman nila ginagawa. So dito po nagalit ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, tuloy ko po, woe to you, scribe and Pharisees, hypocrites. Sabi po rito, hypocrites. For you pay tithes of mint and anise and cumin and have neglected the weightier matters. Ni-neglect ninyo yung mas mabigat pa sa pagtatithes ninyo. Ano yung mas mabigat pa sa tithes na sinasabi ng law? Justice and mercy and faith. So pag wala kang justice, you have no justice, hindi mo, wala kang hustisa sa iyong buhay. Kahit ikaw ay tagapagturo ng salita ng Diyos, ikaw ay teacher. Kung ikaw ay walang hustisya, hindi ka marunong magbigay ng hustisya sa mga naaapi, one-sided ka, bagsak ka na doon. Wala ka na doon sa mabigat na sinasabi ng Panginoon. Kinakailangan, ikaw ay nasa hustisya, magaling kang mag-advise at hindi ka pumapanig sa kabila, kundi ikaw ay nasa gitna, kagaya ng ating Panginoon. He is always in the mediator. Galit siya sa mga kasalanan. Galit siya sa mga mapag-aimbabaw. Hypocrite, sabi po niya sa mga Escriba at sa mga Pariseo. Woe to you, sabi niya. Kaya nga, mas mabigat pa yung sinabi ng Panginoon na kapag hindi natin alisin yung sa ating buhay, yung justice, mercy, and faith. So yung mercy ay yung habag. Kung wala kang habag, wala kang habag sa iyong kapwa, wala pong ibig sabihin, wala pong love, wala yung pag-ibig. So kahit na ikaw ay sinusunod mo yung law, kung hindi ka wala kang hustisya sa iyong buhay, wala yung love, mercy, at yung pangatlo ay pananampalataya. Ito ay mas mabigat, yung pananampalataya. Saan ba tayo nananampalataya? Saan tayo nananampalataya? Sa ating po bang gawa o yung ginawa ng ating